wastong gamit ng malaking titik at ng mga bantas. Simulan nating talakayin ang wastong gamit ng malaking titik. Ito ay maaaring sa mga pangalang pantangi, sa mga katawagan, sa mga pamagat, at sa mga pangungusap. Kung gagamitin natin ito sa mga pangalang pantangi, maaaring gamitin sa pangalan ng tao, halimbawa, Emilio Aguinaldo. O di kaya naman pangalan ng puok, Lipa City. O di kaya naman tiyak na pangyayari at panahon. Halimbawa, Araw ng Kalayaan, Hunyo 12, 1878. O maaari namang sa tiyak na pangkat at wika o wikain. Halimbawa, Pilipino, Filipino. Maaari ring sa tiyak na mga salitang nauukol sa relihiyon. Halimbawa, Hesukristo, Panginoon, Katoliko, Koran, Banal na Biblia. O sa tiyak na pantawag, halimbawa, lupang hinirang. Sa mga katawagan ay gumagamit din tayo ng malaking titik. Kung sa katawagan sa tao, halimbawa, General Luna, Pangulong Marcos. Kung katawagan sa mataas na opisyal, ito ang halimbawa, iwinagayway ng Pangulo ang watawan. O di kaya naman sa mga mahalagang salita sa katawagang binubuo ng tambalang salita kasama ang pangalang pantangi. Halimbawa, Ingat Yaman Jessica Sanchez, Pangalawang Pangulo Lenny Robredo. Gagamit din tayo ng malaking titik sa katawagan sa kilalang tao. Halimbawa, Utak ng Katipunan, Ama ng Wikang Pambansa. O di kaya naman sa mga dinaglat na katawagan. Halimbawa, Colonel Francisco, Pangulong Duterte. Sa mga pamagat ng aklat, awit, tula, pelikula at iba pa ay napakahalaga ng paggamit ng malaking titik. Halimbawa, ang pamagat ng isang aklat, Kasaysayan ng Pilipinas. Pamagat ng isang tula, Sa Aking Mga Kababata. O di kaya naman, pamagat ng isang awitin, Piliin Mo ang Pilipinas. Ang sumunod na pamagat ay pamagat ng aralin kung ito'y tumutukoy sa wika ng isang bansa. Halimbawa, English, Filipino, French. Dapat din nating isaalang-alang ang paggamit ng mga malaking titik sa mga pangungusap. Lalo na kung sa simula ng anumang uri ng pangungusap. Halimbawa, Masayang masaya ang buong bayan. Ating ipagdiwang ang ating paglaya. O di kaya naman sa simula ng pangungusap sa loob ng isang panipi. Mabuhay ang Pilipinas! Sigaw ng lahat. Inihayag ni Pangulong Aguinaldo, tayo ay malaya na. Gagamitin din natin ito sa simula ng bawat linya ng tula o sa lawikain. Halimbawa, ang hindi magmahal sa sariling wika, mahigit pa sa hayop at malansang isda. Ngayon naman ay dumako tayo sa wastong gamit ng mga bantas. Ano nga ba kapag sinabi nating bantas?
Ang bantas o punctuation mark ay mga simbolo o pananda na ginagamit upang mabigyan ng wastong kahulugan at kabuluhan ang mga salita o pangungusap nang sa gayon ay madaling maintindihan ang ibig ipahiwatig ng manunulat. Narito ang ilan sa mga pinakaginagamit nating mga bantas sa pang-araw-araw. Ang unang bantas na ating tatalakayin ay ang tuldok o ang period. Kailan nga ba natin ginagamit ang tuldok? Ginagamit natin ito sa hulihan ng mga pangungusap na pasalaysay, pautos, at pakiusap. Halimbawa natin, itinatag ang isang bagong pamahalaan pagkaraan ng digmaan. Ito ay isang uri ng pangungusap na pasalaysay. Sumigaw at pumalakpak ka. Ito ay isang uri ng pangungusap na pautos. Tumindig ka ng may paggalang. Ito ay isang uri ng pangungusap na pakiusap. Gumagamit din tayo ng tuldok sa hulihan ng salitang pinaikli o dinaglat. Halimbawa, general, binibini, ginoo, hulyo, pangulo, ginang, o di kaya naman sa inisyal ng isang pangalan. Ang ating halimbawa, CPG, Carlos P. Garcia, MAR, Manuel A. Rojas. Ang sumunod na bantas ay ang tinatawag nating tandang pananong o question mark sa Ingles. Ginagamit natin ito o inilalagay sa dulo ng pangungusap na patanong. Halimbawa, handa ka bang maging modelo sa nakararami? Bakit o bakit hindi? Pinahahalagahan mo ba ang iyong kapwa? Ang sumunod na bantas ay ang tinatawag nating tandang padamdam o exclamation point. Ginagamit natin ang tandang padamdam sa hulihan ng pangungusap na padamdam. Halimbawa, mabuhay ang Pilipinas! Isang bansa ang isinilang! Ginagamit din natin ito sa hulihan ng mga kataga at mga ekspresyong nagsasaad ng matinding damdamin. Halimbawa, naku! Yehey! Ang sumunod na bantas na pinakaginagamit natin sa pang-araw-araw ay ang kuwit o kama. Ginagamit natin ito sa paghihiwalay ng mga salita, parirala o sugnay sa isang talaan. Halimbawa, ang mga pangulo ng Ikatlong Republika ay sina Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, at Marcos. Ginagamit natin ito sa hulihan ng panimulang salita, parirala o sugnay. Halimbawa, oo, malaya na tayo. Noong Hulyo 4, pinasinayaan ang bagong republika. Bagaman ang unang republika ay nagsasarili, hindi ito kinilala sa ibang bansa. Gagamitin din natin ang kuwit sa paghihiwalay ng bayan at lalawigan o ng bayan at lungsod. Halimbawa, Imus Cavite, Diliman, Quezon City. Gagamitin din natin ito sa petsa
upang ihiwalay ang araw sa taon. Halimbawa, Disyembre 25, 2021. Hulyo 4, 1946. Ginagamit din natin ang kuwit sa bating panimula at bating pangwakas ng liham. Halimbawa, mahal kong kaibigan, lubos na gumagalang. Gagamitin din natin ang kuwit sa bilang na higit sa 3 numero. Halimbawa, umabot na sa 1,112,000 ang bilang ng buhay na nasawi. Tinatayang 6,411,700 ang naging pinsala sa ari-arian. Ang kuwit ay ginagamit din natin sa paghiwalay ng tuwirang sinabi ng nagsasalita sa iba pang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, malaya na tayo sa wakas mula sa mga dayuhan, ang wika ng bawat Pilipino ng araw na iyon. O di kaya naman sa paghiwalay ng pangalan o salitang pantawag. Halimbawa, Pilipino, ipaglaban mo ang iyong kalayaan. Bangon, Pilipinas! Ang sumunod na bantas ay ang tuldukwit o semicolon sa Ingles. Ginagamit natin ito upang pagdugtungin ang dalawang sumnay na di makapag-isa na walang pangatnil. Halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Ito'y makabubuti sa katawan. Ang sumunod na bantas ay ang tutuldok o colon. Ginagamit natin ito sa paglalahad ng mga bagay sa isang talaan. Halimbawa, ang suliranin ng ating bansa ay ang mga sumusunod. Reconstruction, kahirapan, katahimikan. Sa paglalahad naman ng isang mahaba at formal na pahayag, gumagamit tayo ng tutuldok. Halimbawa, ang proklamasyon ng bansa ay nagsasaad na isang bansa ang isinilang, mabuhay ang Pilipinas, pagpalain nawa ng Diyos at bigyan ng mabuting kapalaran ang mamamayang Pilipino at panatilihin silang ligtas at malaya. Ginagamit din natin ang tutuldok kung ito ay nagsasaad ng oras na tambilang at kung ito ay bahagi ng Biblia. Halimbawa, ikawalo ng umaga. Salmo, Kabanata 3, Versikulo 5. O di kaya naman sa paglalahad ng pangalawang pamagat o subtitle ng isang babasahin. Halimbawa, Tanglaw 6, Batayang Aklat sa Filipino. Ang sumunod na bantas ay ang panipi o quotation mark. Ito ay ginagamit natin upang ihiwalay at ikulong ang tahasang sinabi sa ibang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, hindi kinukupkop ang kriminal, pinarurusahan, sabi ng Pangulo. Ginagamit din natin ito upang mabigyang diin ang pamagat ng isang pahayagan, magazine, aklat at iba't ibang mga akda. Halimbawa, isang lingguhang babasahin ang liwayway. Ang sumunod sa hanay ng ating mga bantas ay ang gitling o hyphen. Ito ay ginagamit natin sa pagitan ng panlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, tag-ulan, pag-ibig, mag-alay. Ginagamit din natin ito
sa pagitan ng panlaping ika at tambilang. Halimbawa, ikatlong republika, ikasampo ng hapon, o di kaya naman sa pagitan ng salitang inuulit. Halimbawa, araw-araw, dala-dalawa, masayang-masaya. Sa paghahati ng salita sa pangungusap na hindi sapat sa linya, ay ginagamitan natin ng gitling. Halimbawa, ang makasaysayang pangyayari ay dinaluhan ng mga panauhin sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Ginagamit din natin ang gitling sa pagitan ng dalawang salitang pinagtambal. Halimbawa, karatig bayan, makapukaw pansin. Ito ay ginagamit din natin sa pagitan ng panlapit at pangalang pantangi. Halimbawa, Maka-Pilipino, Taga-Amerika. O di kaya naman sa pagitan ng salitang di at ng panguri. Halimbawa, di mabuti, di maganda. Ang sumunod na bantas ay ang tinatawag nating kudlit o apostrophe. Ito ay ginagamit natin na panghalili sa isang kinaltas na titik. Halimbawa, ako't ikaw ay Pilipino. Ang ako't ikaw ay pinagsamang ako at ikaw. Ika'y manalig sa Panginoon. Ang salitang ika'y ay pinagsamang ikaw at ay. Ang sumunod ay ang tinatawag nating panaklong o parenthesis. Ito ay ginagamit upang kulungin ang pamuno. Halimbawa, ang ating pambansang bayani, si Jose Rizal, ang may akda ng Noli Metanghere. Ginagamit din natin ito sa mga pamilang na nagpapahayag ng taon. Halimbawa, Jose P. Rizal, 1861 hanggang 1896. Ang panaklong ay ginagamit din natin sa mga pamilang o halaga na inuulit upang matiyak ang kawastuhan. Halimbawa, ang mga namatay sa naganap na trahedya sa bansang Turkey ay humigit kumulang sa 12,000 katao. Ang huling bantas na ating tatalakayin ay ang tutuldok-tuldok o ellipsis. Ginagamit natin ito sapagkat ipinahihiwatig nito na ang isang pahayag ay walang katapusan o di kaya naman maaaring may kasunod pa. Halimbawa, ang ating bilang ay binubuo ng 1, 2, 3, 4. Maaaring ilahan nito na ang mga bagay ay nauunawaan na. Halimbawa, ang titik ng ating alpabeto ay A, B, C, hanggang Z.